guys, welcome back to my channel. Alam niyo po ba ang ilang pa sa mga pamamaraan para makaakit ng swerte? Ang aking po mga sinishare sa inyo ay base po sa aking mga karanasan. Mahirap na lamang pong ikwento ang buong detalye, pero ang mga sinishare ko ay napaka-epektibo dahil ito ay aking nakakamtan. At tunay naman na talagang ako po ay umaakit talaga at talagang hindi ako makapaniwala sa mga blessing na dumarating sa akin buhay. At kagaya rin po ng mga tunay na nakakakilala po sa akin na talaga namang walang-wala, ultimo makain. Pero sa ngayon ay dahil sa mga ganito ritual na aking ginawa, ay unti-unti ko nang nakakamit ang aking mga pinapangarap. At higit pa sa aking mga inaasahan, ang mga dumarating na blessing sa pamamagitan ng mga ganito ritual. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kagaya po ng mga na-share ko sa inyo, ang mga sobrang paghihirap na aking nadanasan ay hindi ko malilimutan at ito ay lesson sa akin. At dahil sa mga ritual na aking ginawa sa tatlong sangkap, kagaya ng sabi ko po sa inyo, kailangan nating manalangin. I-throw away sa malayo o sa sinag ng araw at manalangin sa Panginoon ang kailangan nating unang-unang gagawin dahil yan ang una nating sandigan. At yan ang kauna-una makatulong sa atin at para ma-throw away sa malayo or ma-wash out ang ating nasa kalooban. Mainam po kasi na wala tayong bitterness na daladala or sama ng loob or kaya mabigat na or mga hinanakit. Yung kabigatan po kasi na ating kalooban ay siyang kabigatin din ng ating buhay. Yan po ay numero uno kailangan alisin nyo sa inyong buhay. At syempre, ay sasamahan po natin ng ritual. Kasi ganun po yung nangyari sa akin. Kasi syempre, wala nga pera. Paano pa tayo magninegosyo, di ba? Di una, nanalig ako sa Panginoon. Tapos, gumanap ako ng mga ganitong ritual. At pagkatapos, binigyan niya ako ng mga ideas kung ano ang aking gagawin. At ako ay unti-unting nagkaroon ng puhunan. Nung ako ay nagkaroon ng puhunan, ay di ako ay nagnegosyo. Nung ako ay nagnegosyo, ay di dun ko tinodo-todo ang aking lakas, ang aking mga effort. Talagang nagising po ako ng madaling araw para po sa aking negosyo at para dire-diretso ang swerte. Ngayon, noona ay wala. Talagang pinagtiyagaan ko po, kaya sabi ko nga po sa inyo, kalagatian ng taon bago ko nakamit ang swerte. Tapos, nagsabay-sabay pa, na-aproban ako sa YouTube na hindi ko inaasahan na dahil nga po sa inyo mga bossing kong manunood, sobrang saya-saya ko at pasasalamat sa inyo. Kaya nga po, ibabalik ko rin po sa inyo at ako po ay unti-unting kumbaga, unti-unti lang po muna kasi nga po, ang dami po talaga na mga nangangailangan ng tulong pero ako po ay binabalik ko po at may mga ilan akong bossing na manonood na alam ang aking mga ginagawa. Ngayon, pero hindi ko na binobroadcast pa sa community yung iba. Yung iba ay talagang, kumbaga, ang dami po kasi na nangangailangan. At dahil sa ako ay sinusuportahan po ninyo at ganun din sa dire-diretso ng blessing sa aking buhay, ay kaya ako po ay nagsishare din sa mga bossing ko manonood. Kumbaga, share your blessing, di ba? Para lahat-lahat po tayo, kumbaga, magpasalamat ka rin po kayo. Kunyari, matuwa din kayo dahil nakilala niyo ako, dahil nga siswerteng din kayo, at maaanggihan ko pa kayo ng swerte, di ba? Sampa kayo, di ba? Ngayon, ito po ay ilan sa mga ginawa kong ritual, kaya po nakakamtan ko ang ganito, at hangad ko na lahat po tayo ay makamtan to dahil, kumbaga, ang sarap po sa pakiramdam din na kayo po yung mga ritual na inyong ginawa, yung mga effort na mga pinaggagawa ninyo na lahat-lahat po na mula sa aking kalooban, iniiyak ko pa yan. Kapag ako ay nagdadasal, kasi nga po, sa kakulangan lalo na ng pampinansyal, kaya sabi ko po sa inyo, mag-focus po kayo at kailangan determinado tayo sa ating mga pangarap. Sabayan po natin ng sipag at tiyaga at pagkatapos yun, dire-diretso na, basta kayod lang ng kayod. Huwag niyo isipin lagi yung pera, ganyan, ganon. Magkano
yung ganito, magkano yung ano sa akin. Basta ako lang po, ginagawa ko, dire-diretso lang, kayod lang ng kayod. Pagkatapos niya, nagugulat na lamang ako sa mga blessing na dumarating sa akin. Ayun, at kumbaga, sama-sama na sila. Yung mga tinuturo ko sa inyo, yung panalangin sa itaas, paghiling sa araw, i-throw away sa malayo, alisin ang mga sama ng loob, tapos gumawa ng ganitong ritual, kasi ito ritual, bibigyan kanya ng mga ideas kung ano yung mga gagawin mo, kung saan ikaiigin ang inyong buhay. Pagkatapos, kapag ikaw ay nabigyan niya na ng mga ideas, ay di saka ka na po kumilos. At pagkatapos, ayun, karirin mo na. Itodo mo na ang inyong makakaya para po sa pag-aasenso ng ating buhay, lalala na para sa ating mga anak. Ano po ang mga ginawa ko? Ako po basta gumagawa ng mga ritual, pero ako ay naniniwala mula sa aking kalooban, alam ko ay aasenso ako sa pamamagitan ng ganito ritual. Ngayon, ano-ano po mga kailangan natin? Kailangan po natin ng honey. Ayan, honey. May isang ganito pa po ako, galon na ganito, puno po siya. Dahil ako po ay gumagawa talaga ng mga iba't ibang ritual at tumutulong din po ako sa ilan kong bossing. Pero hindi po yung lahat. Yung ilan na sobra-sobra kanilang mga kailangan tulong, kaya sabi ko, nag-o-opera ko na ako ay gagawa. Pero dapat sabay kami para alam nyo na yung kailangan lutuin. Mas mainam yung lutong-luto. Kapag po lutong-luto ka sa mga ritual, kapag nag-join force yan, ewan ko na lamang kung hindi mataranta ka sa mga magaganap. Kagaya na nangyayari po sa akin, na ako nga po ay minsan na hindi makatulog, dahil hindi ako makapaniwala sa mga blessing. Kasi, kaya nga po, ito ha, kailangan po ito. Kailangan, kung gusto nyo po na mabago inyong buhay, wala po dapat kayong sama na loob sa inyong kalooban. At kung halimbawa nakakita kayo ng pangit na ginagawa niya, wag na wag niyo po ibubukas sa inyong bibig. Kumbaga, kasi malalahiran po kayo noon. Ipagdasal niyo na lang siya na siya po ay magbago kung ayaw niyo po ng kanyang pag-uugali para hindi kayo malahiran. At pagkatapos, intindihin niyo yung sarili niyo kung paano po kayo aasenso, hindi po yung makikialampatayan ng iba. Bahala po sila, pero kumbaga, instead na kayo ay mamula at makialam sa kanila, ay ipagdasal na lang natin ang kanilang pagbabago at pagkatapos, gumawa tayo ng mga ritual kung paano tayo aasenso. Ganun po. Kumbaga, iwaksin na natin yung mga ganyang sitwasyon para umigi ang ating pamumuhay. Mag-focus tayo kung saan tayo aasenso at kung ano ang ating pangarap. O, edi ganun na. Ito po, kailangan natin ng honey. Tapos, kailangan din po natin ng mga durog ng dahon ng laurel at kailangan din po natin ang happy family na larawan po natin ng buong pamilya. Maganda po, buong pamilya na ito. Pagkatapos, kailangan natin ng ballpen at kailangan natin ng jar. Ayan, mas mainam ay, kumbaga, kung kayo ay gagawa ng ritual, ay kayo ay may paniniwala para po mas mabilis ang talab. Kasi kung kayo ay may doubt or kaya totally hindi naniwala, huwag niyo na po siyang tatangkain gawin. Kasi matik po yan ay magsasayang lang kayo ng effort po ninyo. Ganito po ang pagganap. Yan, kailangan po ay Tuesday or Friday, 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Ginawa ko po to pero parang good for ano lamang po siya, 1 month. Pagkatapos, nagpalit po muli ako ng ritual. Ganun po kasi ako, halimbawa, ginawan ko po siya ngayon. Good for 1 month, ay nagpapalit po muli ako at gumagawa na naman ako ng panibago ritual na naman. Pero ito po ay napaka-epektibo dahil ito po ay ang daming sweating dumating po sa akin. Ayan, talagang, kumbaga, kung nalalaman nyo lang yung mga sweating dumarating, ay hindi talaga makapaniwala sa mga nagaganap. At hanggang ngayon, sinasabi ko nga po sa mister ko, totoo ba mga nangyayari ito? Hindi ako makapaniwala. Sabi ng mister ko, ayan, kakagawa mo ng mga ritual, inuulan na tayo, kumbaga, yung mga nag-join force po kasi nagsabay-sabay yung mga swerte. Kagaya ng tatlong kombinasyon na sinabi ko sa inyo. Kaya po, nakakamit ko na ang swerte na umidad ako ng ganito. Imagine niyo, anong ilang taon na po ako? 37. Ngayon, sa talang buhay ko, ngayon lang ako nakakain ng mga gusto ko. Yung talagang, kumbaga, mula sa akin pinagtrabahuhan, mula sa akin mga, yung talagang dinaasa, yung ganyan, tipong ganyan. Yung, kumbaga, wala makikialam sa mga, kung anong bilhin mo, kung ano yung mga, ganun po, kasi mahirap po kasi pagka ikaw, nanghihingi. Siyempre, makabili ka ng ganyan, nasabihin, pinuna pa yung mga ganun. Yung, kumbaga, wala kang kalayaan. Pero kung ikaw, may sarili kang
may sarili kang pera, ikaw sa sarili mong pagod, walang, kumbaga, walang sino man makakapakialam sa iyo, di ba? Kahit anong bilhin mo, ganun po yun. At napakasarap sa pakiramdam. At ito ay isa sa mga ginawa ko na talagang nakamit ko ang swerte. Lahat-lahat po yan, sama-sama na yung tatlong yun. Basta't gawin niyo po itong tatlong ito at ito po ay magtatagumpay kayo. At lahat ng mga mitiin niyo sa inyong buhay, hindi niyo akalain ito ay magaganap. Sa una, syempre, panalangin sa Panginoon. Syempre, wala pa tayong pera noon. Tapos, ito ritual, gumawa lang ako, nag-focus lang ako na ako ay suswertein. Hanggang yun nga po yung kanuhin to ko sa inyo, unti-unti ako nagkaroon ng puhunan. No? Ako'y nagkaroon ng puhunan, ay di ako'y lumarga na. Tapos, no, ako'y lumarga na sa negosyo, ay tinodo ko talaga, madaling araw pa lang po ako ay nagising na. At ako po ay gumagawa na ng mga kung ano-ano. Hindi nung nag-join course po sila, nagsabay-sabay ang swerte, ay nakamtan ko na ang swerte na matagal ko nang iniintay. Dito na, kailangan po natin ng papel. Ngayon, kailangan natin ng family picture, yung happy family. Pero kung wala kayo nun, okay na po yung papel, tapos isulat nyo po yung lahat-lahat. Meron po kami, kaya lamang, ay nasa aparador pa, hanapin ko pa, okay din naman sa papel. Halimbawa, ikaw ay malayo, nasa ibang bansa ka, pwede rin po yun sa papel, isulat nyo lang po yung tunay na pangalan ng miyembro ng pamilya. Ay di ngayon, isusulat na po natin. Dito tayo, patong tayo sa isang notebook. Yan. Ito po yung papel. Sulat ko, syempre, Apple Pagyo. Asawa ko, anak kong panganay. Tapos, ano kong bunso? Yan. At pagkatapos po yan, tutupiin po natin. Ganyan ang pagkakatupi. Ayan. At pagkatapos, ay ilalagay po natin dito sa ating jar. At pagkatapos, pipili po tayo ng dahon ng laurel na mainam po ito. Itong ating ano, nakaganon. Kumbaga, hindi nakaganyan. Dapat nakaganto. Kasi ganto-ganto po ginawa ko nun. Yan. Dapat, nakaano po siya, nakaharap na ganyan. Ganyan po dapat ha. Yan. Tapos, hahanap po tayo yung nalang durog kasi po marami tayong ginagawang ritual sa mga buo kaya yung mga durog lamang. Yan, yung mga pilas-pilas, yan. Kasi yung buo sayang po eh ginagawa nating ginagawa ko yung ano lagi po ako nagwi-wish sa dahon ng laurel at aking sinusunog. Ayan, ganyan lamang po yan. At pagkatapos po niyan, etong ating honey. Kasi ito po, di ba, malagkit po to. Kumbaga, ganun yung magiging bonding natin. At ito po, yung asukal, ganun din po to mga matatamis, nagdadala po to ng swerte natin, sa atin, lalo na sa pera. Kaya maganda po ito. Kayo na po ang bahala magtansya ng katuparan sa mga pangarap namin sa buhay. Yan. Ayan. Hindi na po itsura niya. Ngayon, di ba nandito po tayo sa may silangan. 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Ngayon, habang nasa sinag ng araw tayo, sabihin po natin katuparan sa lahat ng mga pangarap namin sa aming buhay. Tapos sabihin niyo po, magkaroon ako ng maraming pera. Ganyan na lahat ang kahilingan. Diretsahan na po kasi wala namang bayad dyan. At saka wala pong kukontra sa inyo kasi kayo lang naman ang nakakaalam, di ba? Hindi naman ninyo ipagsasabi to kasi lahat po ng mga ritual hindi po pinagsasabi. Sikreto lamang po na malupit yan. At pagkatapos sabihin nyo na lahat, gusto ko magkaroon ng magagandang bahay, magagarang sasakyan, at matupad lahat ang mga pangarap naming mag-anak. Gabayan mo kami, ganun po. Lahat-lahat tayo, todo nyo na, gabayan mo kami lahat-lahat ng mga pangarap namin sa ating buhay. At ilayun nyo kami sa anumang kapahamakan, makatapos ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral, at magkaroon sila ng magandang-magandang bukas. Ilayun nyo kami sa anumang kapahamakan, at sabi nyo po, ilayo kayo sa lahat ng uri ng karamdaman at kailanman na hindi kayo magkakaroon ng sakit. Kasi may marami nga kayong pera, kung may sakit naman kayo, hindi, wala din. Kaya kailangan, huwag nyo pong kakalimutan ng inyong kalusugan. At pagkatapos, bahala na kayo kung ano pa idadagdag nyo. At pagkatapos, ito po ay ilalagay natin sa may silangan. Ayan.
Lalagay po natin siya sa may silangan at ito po ay aakit ng swerte. Ito po ay ginawa ko sa loob ng isang buwan. Ang dami pong blessing na dumating sa akin. Basta kailangan, lagi pong think positive, tayo po ay magkakaroon ng pera. Pagaganahin po natin ang law of attraction natin at ito po ay magaganap. Sabi niyo po, magkakaroon ako ng maraming pera. Talagang ito po ay magaganap dahil ito po ang nagaganap sa akin. Ako po ay halos araw-araw ay gumagawa ng iba't ibang ritual at ano naman po ang nangyayari. Okay na okay. Talaga naman ang lahat ng mga pangarap ko po ay labis-labis pa ang mga dumarating na hindi ko inaasahan. Tunay po yan. Kaya ito po ay nire-recommend ako sa inyong gawin ninyo dahil lahat po ng mga ritual na isinishare ko sa inyo ay base sa aking karanasan kung paano po ko umasenso at kung paano po, kumbaga yung mga ritual na lalo-lalo na rin sa mga love spell na ang mister ko ay lutong-luto na sa akin sa gayuma. Base sa lahat ng aking karanasan, ng aking mga itinuturo ko sa inyo. At hangad ko na lahat po tayo ay swerte na kagaya na nagaganap sa akin. Hindi na ako lalayo. Pero marami akong bossing na tagapanood na talaga natutuwa. Hindi ko lang pwedeng bagitin ang kanilang mga pangalan. Siyempre, respeto po sa kanila. Pero ang dami po nila na kumbaga eh sinuwerte na. Basta lagi niyo po tatandaan, kay maliit, kay malaking swerte, yan po ay kailangan natin ipagpasalamat. Pag po kayo dinakna ng maliit na swerte, ang susunod na yan, malaking swerte. Basta lagi po tayo magpapasalamat sa mga blessing natin na tatanggap, maliit man o malaki. Yan po ay mga sikretong malupit, ang mga ganitong ritual na magdadala po sa atin ng swerte, tagumpay sa ating buhay, kagaya ng nararanasan ko. At ako hindi makapaniwala sa mga ganitong nagaganap sa akin. Kaya gawin nyo na po to. Nire-recommend ako na gawin nyo na po siya para po kayo ay swertein agad-agad. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!